Magandang umaga po sa ating lahat. Sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon muli ng sama-samang pakikinig at pag-aaral sa banal na salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ngayon ay ating pong matatagpuan sa aklat po ng Genesis, Kabanatang 22, talatang 1 hanggang 12. Basahin po natin to sa mabuting balita, Biblia. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo at sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natalaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang akyat sa bundok. Sasama kami sa dakuroon at babalikan namin kayo." Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng kanyang ama, "Ama, ano yun anak?" Tugon ni Abraham. "Pero na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang iahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa ng mga sungay ay napasabit sa sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at ihandog sa halip na ang kanyang anak. Tayo po ay saglit na yung manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama naming sumasalangit, ngayong umaga kami nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ibinigay niyo po sa aming muli na magkasama-sama kami sa pamamagitan po ng live video, Panginoon, na aming pong iniyahayag ang iyong mga salita at pakikinggan naman ng marami sa iyong mga anak sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na maparangalan naming lahat at matutuhan na namin ang nais mo para matanggap namin ang iyong pagpapala sa kabila ng krisis na aming kinakaharap. Tulungan mo kami sa araw na ito na ang aming pong maging tunay na layunin sa iyo ay ikaw ay aming mapakinggan, malaman ang nais mong gawin namin sa kabila ng aming pong kinakaharap na krisis na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong patnubay, sa iyong pagtuturong gagawin sa amin lahat. At kami ay sa iyo nagbibigay ng lahat ng papuri, ng lahat ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kapatid, mga magulang, ngayong umaga ay patuloy na pinasasalamatan natin ng Diyos dahil sa muling ang ibinigay na pagkakataon sa ating lahat na tayo ay magkasama-samang mag-aral at makinig ng kanyang mga salita. At narito po ang pamagat ng ating pong tekstong binasa. Ito po ay pinamagatan natin
sa wikang Ingles na obedience changes things better. Ang pagsunod ang makapagpapabago sa mga bagay na mas maayos. Tayo po ay patuloy na masasabi nating ang ating kinakarap ay hindi pangkaraniwan. Pero masasabi din natin na pagpapala pa rin para sa atin ang mga nangyayari ito. Balikan natin saglit ang istorya na ating binasa kay Abraham. Sa kanya pong pagkatanggap ng pagkatawag ng Diyos na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito po ay matatawag nating blessing sapagkat nakita natin sa pagkatapos ng istoryang ito yung pong provision, yung pagkakaloob ng Diyos ng kasagutan doon po sa kanyang ginawang pagsunod. Kaya po, narito ngayon tayo para po balikan natin at aralin natin ang istorya nito sa ating kapanahunan. Ang kasasalukuyang nangyayari ngayon na dulot ng COVID-19 pandemic ay masasabi po nating isa ito na instrumento ng Diyos. Sa marami nating katanungan, meron din tayong sagot na maibibigay dito. Tayong mga tao, alam natin po, tayo may mga takot sa Diyos. Ay alam natin ang mga sinabi ng banal na kasulatan. Kagaya po sa pangyayaring ito kay Abraham, sa dami ng maaaring isipin natin na pwedeng ialay, bakit yung pang kaisa-isang anak niya ang hiningi ng Diyos na ialay sa kanya? At doon ay nakita natin yung pagsunod ni Abraham dahil ang nag-uutos sa kanya ay ang Diyos. At doon din, nakita natin walang pag-suway si Abraham sa kabila na matindi yung kanyang kinaharap na suffering dahil ang anak niyang matagal niyang hinintay ay hihingin din at ialay din naman pala sa Diyos. Pero nakita po natin sa ating panahon, ang pandemic na ito, ang COVID-19, hindi natin ito inaasahan, pero narito ngayon tayo at tayo ay nagkakaroon ng suffering, crisis na matatawag. Pero nangangailangan din sa kabila nito ang pagsunod na marapat gawin natin dahil yung pagsunod na ito ang siyang pwedeng magpabago sa lahat ng bagay na mapapabuti po tayo. Katulad po ng aking sinabi, mga kapatid, ang pagsunod na ginawa ni Abraham ang nagpabago sa lahat po ng pangyayari sa daigdig. Nakita po natin yan. At ngayon sa atin pong mga katanungan na samot-sari mula po nung i-lockdown ang Metro Manila, tayo ay nagkaroon ng maraming mga experiences. For the first time in the history, may video sa mga may edad na sa atin, katulad ko, ay hindi ko naranasan ito dahil ngayon lang ito dumating. Pero sa isang banda, nagkapasalamat tayo sa Panginoon dahil makasusunod tayo at may posibilidad na ang mga kaganapang ito ang siyang magbigay sa atin ng pagbabago. Tignan po natin yung pag-asa. We will look on this story, the hope that Abraham was seen through his obedience. And that's what we can say na tayo man sa panahon natin ito. Itong time na ito, itong panahon na ito, ay nangangailangan dito
ang pagsunod ng bawat mamamayang Pilipino. At doon sa pagsunod na yon, makikita natin na pwedeng magpabago ito sa lahat ng pangyayari. So may pag-asa. Yung pag-asang ito, ang siya natin tignan sa story ni Abraham sa kanyang ginawang pagsunod sa ating buhay na Diyos. At sa pagsunod din, hindi ho tayo madadalian. Katulad ni Abraham. Kaya nga po, sa ating pong unang tignan dito, ay nakita ko po yung hardship will take place. Tingnan niyo po, doon sa verse 2, ano po ang nahiraan, ano po ang hardship ni Abraham dito? Isama mo, sabi po ng Diyos sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakit kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandag mo siya sa akin. Ito po yung mabigat. Sa pagsunod na kanyang gagawin, ang hinihingi ng Diyos ay ang kanyang anak na si Isaac. It's hardship. Alam niyo ba natin sa ating ding panahon ngayon, ano hinihingi ng ating government? Stay at home. Lockdown. Ang mga may sakit o positive, iko-quarantine. That's hardship. Ihiwalay sa mga pamilya. At kung mamatay man, ikikremate agad-agad. Wala nang burol. Di ba ho? Hardship yan. Di ba? Mahirap yan. Ganon din po si Abraham. Pag pinansin natin yung story, ang hiningi ng Diyos sa kanya, ilalayo sa kanya, ihiwalay sa kanya, ay si Isaac. Bakit? Sapagkat iyon ang iaalay na hinihingi ng Diyos sa kanya. Kaya sa atin pong paglalarawan sa nangyayaring ito, ganoon din ang atin pong nararanasan. Subalit hindi po tumanggi si Abraham at yun din ang isang bagay na dapat natin gawin sa ating panahon nating kinakaharap. May life, may lockdown, stay at home, dapat tayong sumunod. Ikaw ay positive, iko-quarantine ka, dapat ikaw ay sumunod. Kung iyong mahal sa buhay ay namatay because of the COVID-19, hindi mo na siya makikita diretso sa crematory dahil iyon ang pamantayan. Hardship. Eh mga kapatid, ito ho ang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan o pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang mabibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Mga kapatid, ito yung napakagandang balita sa atin ng Diyos. Sa pagsunod, may hardship, pero ito ang kanyang sinasabi sa atin sa aklat ng Pedro. Pangalawa po, mapansin natin sa story ni Abraham yung obstacle. Ano yung mga hadlang sa kaganapan ito? Tingnan po natin yung verse 3 and 4. Ang maaga pa lang ay bumangon na si Abraham at nagsibak na ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Ang obstacle ay nakita po natin doon sa maagang maaga pa lamang, siya ho ay pinaghanda na
ng mga panggatong ng Diyos. At paglalakbay, hindi madali. Dahil tatlong araw silang naglakbay patungo sa lugar. Ito yung makikita nating hadlang sa kalagayan ni Abraham. Sapagkat ang kanyang pagsunod ay hindi niya ito agad na maisa sa katuparan at siya'y dumaan sa tinatawag nating hardship at maging ang mga obstacle na masasabi natin dahil po nais niyang sundin ang Panginoon sa pag-uutos po sa kanya. Tingnan po natin ang talata sa aklat po ng pangalawang Korinto. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagputya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang experiences sa pagsunod sa Diyos. May mga obstacle. At ganun din natin nakita ito kay Abraham sa kabila po na ang anak niya na ang iaalay niya ay meron pa siyang gagawing preparation for that. Gigising ng maaga, maghahanda ng mga dadalhin at maglalakbay ng tatlong araw. Alam natin po sa panahon din ngayon na ang nangyayari po sa ating krisis na karanasan, tayo po para matanggap natin ang mga blessing, yung pagbaba ng bilang ng mga positive ay yung pong paglabas-labas ng marami sa ating kababayan. Yung pong tinatawag nating pagsunod doon sa mga inilabas na pulisiya ng ating pamahalaan ay siya po ang siyang dapat na maisakatuparan at ito pagsuway ang siyang nagiging hadlang o obstacle sa pagbaba po ng bilang ng COVID-19 patient. Kita po natin ang mga ito ay nagiging dahilan para po ang blessing ay atin pong hindi matanggap. Kaya kailangan nating tignan ang ginawang ito para po lubos nating maunawaan mismo sa kabila po ng may kahirapan, kailangan manatili yung pagsunod na nakita po natin kay Abraham at kay Pablo na tunay na nakita nila sa bandang huli ang pagpapalang iyon.